us pray. Panginoon, tulungan mo po kami sa umagang ito sa aming pag-meditate sa iyong salita. Kausapin mo po muli kami at ang iyong salita ang siyang mamutawi sa aming mga puso, ang mag-guide, ang gumabay sa amin sa araw na ito. Tulungan mo po kami, give us wisdom and understanding. In Jesus' name we pray. Amen. According to the question here, which is the first commandment of all? So this scribe, this specific lawyer or masters of the law, ay nagtatanong siya, Panginoon, alin po ba ang pinakadakila sa lahat ng mga commandments? But before we proceed to that, I just would like to give you this background that in the Old Testament, there are a total of 613 commandments. 613 commandments. Napakarami po yan. At yan po ay nahati sa tatlong categories o tatlong uri. Ang una po yung tinatawag na moral law, which consists of the Ten Commandments. Sa lahat ng 613 commandments in the Old Testament, dalawa lang po ang ibinigay ng Panginoon na pinakadakila. Ang sabi niya po dyan, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and all thy mind, with all thy strength. This is the first commandment. So ano po yung unang commandment? There are only two greatest laws na ipinagkaloob ang Panginoon. First is to love the Lord God. And how are we going to love the Lord God? We must love Him with all our heart. This speaks of emotional or emotionally. We must love the Lord with emotions. We must love Him emotionally. Love is not just an action word, but it is also an emotion. That's why when we give our love to the Lord, our emotion must be affected. Not only that, we must love Him with all our soul. It speaks of spiritual or spiritually. We cannot see God. Hindi po natin nakikita ang Diyos. But we worship Him. We love Him. We serve Him in spirit and in truth. So here, not only our heart is involved, but our soul is involved. But let me tell you this, an unsaved person cannot worship God, cannot love God, because he doesn't have a spiritual life. His soul, ang kaluluwa ng isang tao, ay kailangan munang makakilala sa Panginoon bilang tagapagligtas. Aminin na siya'y makasalanan at kilalanin si Kristo bilang tagapagligtas. And that's the only time you can have a relationship with God in spiritual sense or spiritually. Not only that, sabi dyan, with all thy mind. We must love God intellectually. Ibig sabihin, alam mo. You don't just love God dahil nabasa mo o narinig mo o ginaya mong iba, kundi ikaw mismo, you understand, you know God, and you continue to know God through the Word of God. But when it comes to our faith, we are loving Him intellectually. Alam mo ang ginagawa mo. Hindi mo pwede sabihin na, ay hindi ko naman kasi alam. Napilitan lang ako. Hindi po, nung ikaw ay makakilala sa Panginoon, yung ating mind ay na-enlighten. Yung ating puso ay naliwanagan. Yung ating soul ay iniligtas. Not only that, sabi dyan, with all thy strength, or with all your strength, we must love Him physically. Hindi naman pwedeng puro lang isip, puro lang puso. Sasabihin mo, mahal ko ang Diyos sa aking puso, sa aking kaluluwa, sa aking isip. Pero wala ka namang ginagawa para sa Panginoon. Wala ka namang pagsiserve.
physically. You know, ito po, ibig sabihin itong with all your heart, soul, and mind, and strength, it means we must love God with all our life, with our whole being. Walang hati, walang bawas, walang reservation, but with all our being, we must love the Lord. And not only that, number two, sabi dyan, love thy neighbor as you love thyself, or as thyself. This speaks of our relationally. We must love our neighbor relationally. Ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin mo lang na iniibig mo ang iyong kapwa, pero wala ka namang maayos na pakikisama sa kanya, hindi maayos ang pakikitungo mo, hindi maayos ang iyong pakikipag-fellowship. Ang sabi dito, kung gaano daw yung pag-ibig natin sa ating sarili, ganun din ang pag-ibig natin sa ating kapwa. On these two commandments hang all the law and the prophets. Ang sabi doon sa una, there is none greater law, there are no greater commandments than these. So ibig sabihin mga kapatid, lahat po nung 613 na kautusan, na commandments, lahat po yun nakakabit. Even the 10 commandments, they are all divided into two categories. Loving God and loving our neighbor. Sana mga kapatid, ito mabuhay tayo ayon sa batas ng pag-ibig. Ano itong batas ng pag-ibig? Ano itong batas ni Kristo? Ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Manalangin Panginoon. May dalawang pong keywords na dapat po nating matutunan. Ang isa pong salita ay ang salitang trust or pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa ay ang salitang hope, ibig sabihin pag-asa. Ano mang bagay na ating tinatakbuhan ngayon sa ating buhay o kalalagayan, ito po yung dalawang ingredients na kailangan po natin. Kapag tayo po ay nakakaranas ng mga suliranin, na halos wala nang maisip na solusyon. At kapag ang ating pangamba ay nagdudulot na sa atin ang ibayo pong tako, andyan po yung madalas tayo ay nalulungkot, natataranta, o kaya ay mapipilitan tayong huminto dahil sa wala na nga tayong magagawa pa. Minsan para po mag-isip-isip sa kung ano nga bang dapat nating gawin. Gaya po ng mga nararanasan natin sa kasalukuyan. Ano po ang lagi at madalas nating natutunghayan sa mga balita? Lagi pong nakaamba ang panganib na dulot ng COVID-19. Kaugnay nito ay ang maraming mga suliraning dulot ng quarantine lockdown. Magpalad ang taong sa Diyos po ay nagtitiwala. Bakit po nasabing mapalad ang taong nagtitiwala po sa Diyos? At bakit masasabi natin kailangan po natin ito? Nasulat po sa aklat ng Nahum, chapter 1, verse 7, ang ganito pong talata. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Ibig sabihin po, kung tayo po ay magtitiwala sa Diyos, sapagkat ang Diyos napakabuti po niya, siya po ang ating dapat kanlungan, siyang dapat nilalapitan. Sa araw-araw, nandyan ang banta ng kabi-kabilang mga hindi po natin kontroladong mga pangyayari. At sabi po sa Salmo, chapter 28, verse 7, The Lord is my strength. Inalala po natin si David, sabi po sa Biblia, A man whose heart is after the Lord. Ang taong ang kanyang puso ang nilalaman ay ang kaisipan po ng Diyos. Kaya dahil po dito, buong pusong nagtitiwala po sa Diyos. Ano pong sabi sa mga nasulat po sa Biblia tungkol po sa pagtitiwala? Paano po tayo ba magtitiwala sa Diyos? Ito po ang sinasabi ng Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding.
Ibig sabihin po, kung magtitiwala tayo sa Diyos, nakalagay po dyan 100%. Ibig sabihin po ay buong puso. Wala ka pong ititira. Ibig sabihin, bagamat may pangamba, may takot, pag nasumpungan natin po ang tamang pagtitiwala sa Diyos, with all our heart, tayo po'y lumapit at magtiwala po sa Kanya. Ito po ang sinasabi. Ano po ang benepisyo sa pagtitiwala sa Diyos? Sabi po sa Isaiah chapter 26 verse 4, "Trust ye in the lasting strength." Tayo daw po, sabi po sa ating binasang teksto, tayo daw po ay magkakaroon ng kasiglahan, ng kalakasan sa Panginoon na hindi mauubos-ubos o matatapos-tapos. Kapagkat alam po natin na ang Diyos ay laging tumutulong at laging nagbibigay po ng pagtitiwala at ng pag-asa. Pangalawa po na makikita natin sa key verse po na ating binasa ay ang salitang hope. Ibig sabihin po, hoping in the Lord, o magtiwala po tayo sa Diyos. Ano pong sinasabi sa Psalm 31 verse 24? "Be of good courage, and He shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord." Kung tayo po ay magtitiwala at magkakaroon po ng pag-asa sa Diyos, or umasa sa Diyos, ibig sabihin, ang mga pusong kinakabahan, mga nangangamba, at mga nagkakaroon po ng doubt, lahat po ng ito ay maaring palitan ng Diyos ng pusong malakas at nagtitiwala, sapagkat alam natin na hindi po nagpapabaya ang Diyos. The Word of God reminds us to take things in stride, to actually welcome trials and troubles. The more we are exposed to them, the better our character becomes. As we make allowances for delays and detours, we will get to enjoy life more. The journey becomes pleasant and bearable, and we become better people in the process. Tandaan po natin, sunrise is not lockdown. Oxygen from air is not lockdown. Family time is not lockdown. Love is not lockdown. Friendship is not lockdown. Meditation is not lockdown. Prayers is not lockdown. And finally, hope is not lockdown. Kaya kung tayo po ay lalapit sa Diyos, magtitiwala at aasa sa Kanya lagi, makikita natin mula sa mahirap na buhay, gumagaan po ito at nalalagpasan. Patuloy po tayong lumapit, magtiwala at umasa po sa Diyos. Manalangin po tayo. O Diyos, sa mong banal, salamat po sa salita mo na nahayag. Patuloy niyo nga po itong pagpalain sa aming mga puso. Patuloy po kaming matutong lumapit sa inyo ng may pagtitiwala at umasa po sa inyo po lagi. Tulungan po lagi ang bawat isa. Ingatan po at magkaroon po ng kapayapaan. Sa gitna ng maraming kaluguluhan, Ikaw po, O Diyos, ang aming kanlungan. Ikaw po ang patuloy na magbigay po sa amin ng proteksyon. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.